Oh. Okay, so we're back again. Hold up. Hold up. Dumating na yung bagong cellphone. Nice one. Mga player. Okay. Guys, putya no. Ang sakit ng mukha ko, guys. Ginamit ko ulit yung sabon na ganyan ni Jay. Nagbabakbak na yung mukha ko. Kailangan daw itong gamitin for 1 week. Pag ako ano. So, kung natin yung cellphone. Ng mga bagong player. Okay. Nice one. Kasi ito si Spider Miles naka iPhone 11. So, wala na cellphone. Okay. Okay tayo siya ganun, idol. Okay. Mga ano, kasi yung iPhone na to, guys, mas maganda pa iPhone niya. Okay. I mean, hindi siya second hand, brand new siya. Sa Sunport. Doon? Pero may sinturon ito. Okay, sinturon natin. Louis Vuitton pa yan, ha? Tulog pa din hanggang ngayon. Kaya tingnan natin dito, guys. Kaya nakita yung mga iPhone, dami. Sunport! Balita ko ka, agisin mo lang, ha? Ha? Balita ko ha, agisip mo lang ha. Sinumbong ka ni Rio. Dala, kunin natin pala. Ah, ba't kinuha pa isa? Okay, ba't pa kayo kinuha? Kunin natin lahat. Guys, si Sanford, hindi siya mag-iPhone kasi sanay siya sa Android. So, ang gamit niya ngayon is your Realme 8 Pro. Woo! Hindi pa nakikita. I-unbox natin yung bukas para makita nyo. Okay. One. So, di ba ali, apat ito. Sino ba? Si Rio. Si Esa, si Miles naka iPhone 12 na eh. Naka Realme 8 Pro na siya. So tatlo lang, di ba? Charger. Tatlong charger. Ay guys, shout nga pala kay Giri Gadget, dun ko nakuha to. So, tapos tatlong casing. Tapos tatlong tempered glass. So, si Sanford guys, naka Realme 8 Pro siya. Yung bagong lalabas na Realme. So, ayun guys, sabihin ko sa inyo, review natin yung bukas. So, abangan nyo yun. Kasi putya niyan, super smooth. Like, OMG guys. Real talk lang talaga. Okay. So, ayan sa iPod. Tumatakbo ka! Tumatakbo ka ha! Kala mo dito taya-tayaan. Ha? Kala mo dito taya-tayaan. Bata ka. Swat! Nice one! Ha-ha-ha! Okay. Isa kay Rio. Yan, tempered glass lang sa'yo. Ayan to, charger. Ay, charger. Anong gusto mong kulay? Black. Black, o. Oh, sakto, limang black to. Sa'yo na lahat. Tapos, casing. Yan. Naka, galingan mo ha. Next! Sa CESA. Tulog pa din? Bota ako. Bota ako. Ba't ka natutulog? Ano? Tulog? Ano ang extra gising? Ngayon lang, boss. Ha? Ngayon lang? Ba? Abos din. Umaga nagising. Ay, umaga natulog yun eh. Umaga ka na natulog. Ano kasi natulog? 12 ganun. Batak na batak eh. Kuya sa kuya, tas binagbog lang namin. Oh! Ay, naman sa kuya. Buwan pa ako pabagbog sa akin, boss din. Eh, kamali lang ako ng kuna eh. Yan lang yan, boss din. Diba sila? Di ako purify. Pinapalaki kitang maayos. Sana boss, di ba na? Pinapala, pinapakain ka, pinapalaki kitang maayos. Papabugbog ka lang kay James? Papabugbog ka lang kay James? Ay, kapal ka ba? Ay, ano ka lalaki yan? Paano ka lalaki yan? Pwet ka. Dapat 9 o'clock ng gabi tulog ka na. Pagkagising mo, makakumuhin ka ng gatas. Bilang ko nga ito ng cereal. Okay. Ha? Yung ang inyong host. Yung ako ang charger. Cellphone. Charger. Tapos... box. Ayun ang casing. Guys, yung kay Sanford, bago yun. A Realme 8 Pro yun. Kakabigay ko lang sa kanya na dumati. Oh, look! Kamu! Kamu ako kayo! Oh! Oh, gawin mo! Ngayon mo gawin! Oh, gawin mo. Oh. Gawin mo ngayon, Sanford. Okay, so... hindi, mabigyan natin siya ng iPhone. Hindi ko alam, papatestingin natin sa kanya kung ano yung maganda. Kasi naka Realme 6 Pro siya noon. Namunta siya dito. I mean, mas mo na Realme 8 Pro, promise. So, mag-alam nyo lang. Sana si, ano, Kesa. Tulog pa din. So, pagkatapos nito guys, pagkatapos natin ibigay sa kanila yung mga phone, gadgets, papanoorin natin yung video ni Renny J. Kasi huli na naman ako sa balita. I mean, like around 1 a.m. ko pa nakita. I mean, lagi na lang ako na. Sa IG ko na naman, Boss Dogs, naglabas ng video si Renny J. Holy shit, wala akong kalam-alam. Like, real talk guys!
Lagi na lang nahuli sa balita kasi ang busy ko masyado. Ang dami kong inaasikaso. Lalo na ngayon, super dami kong inaasikaso, guys. So, nakakaning ang talaga kasi kayo sa kwarto. Tapos ka na maligo. O, teka, labas. So, bagong iPhone to, guys. Okay. Tapos, tempered glass. Tara, may... Miles, may tempered glass ka dyan? Wala. Ito, ito. Gusto mo ng iPhone? Umuulit ka. Matulog ka muna ng isang linggong maaga. Tapos inumin mo yung gatas mo. Kada umaga, dapat ubos yun. Tapos yung kanin, ubos, pati ulam. Tapos magulay at bigyan kita iPhone. Nagalag na yung phone group eh. Kaya saan naglalag eh? Lumagraduate mo lang. Yun o. May gagalo ko sa'yo. Yung iPhone 8 mo, sa'yo na lang yun. Hindi. May gagalo ko sa'yo, kakagraduate mo lang. Eh, may araw mo na mag-lejap eh. Bad. Pagpanood natin video ni, ano, Renegade. Kasi guys, eto ah, kaya tinawag ko si Van. Eto, Jape, dito ka din tol. Guys, ako nagsabi sa inyo. Ang mga matatagal na nakakilala kay Rene J is si... Ah, natitika na lang dito ah. Is si Hex, syempre. Si H2, syempre. Tapos, si Jape. Si Van. Si Tira. Pati ibang members, okay? Super tagal na namin kilala si Rene J. Almost 3 years niya na kilala si Rene J. Si Jape, almost 2 years niya na kilala si Rene J. Ako since day 1, kilala ko na talaga. Manglase. So, tingnan natin dito. Pag, alam mo yun, sa video yung papanoogin natin, alam natin kung ano yung ilalabas niya dun. Kasi yun, guys, sa totoo lang, nakaano na ako eh. Like, napanood mo na ba yung video ni Rene J? Ako, hindi pe. Ikaw, Jape? Hindi pa. Oh. Kasi, sa akin, guys, huling, na totoo lang, promise. Okay? Bago ako maglabas na ano, kasi, yung naganap nga yung issue na lumabas, guys, late na ako sa nalaman ko. Pagkagising ko nun, dun ko lang nalaman. Yung, wow man, napapangit nun, okay? Napapangit nun, to be honest. Pero panoorin natin yung video ng Rene J dito, guys, okay? Pag-uusapan natin, I mean, else, tira, dito eh, si Tira, tagal niya lang ilalas si Rene J. Guys, guys, parang pula yung mukha ako, butang ina, man. Ikaw ba nagkaganan ka ba din? Tangina sa akin, man. Kutuanin, man. Nagbabakbak. Sa akin mo lang nagbabago, pakit pa rin ako. Ha? Pakit pa din ako. Buti na amin mo. Okay. Then, pero guys, i-start record ko na dito. So, papanoogin natin. Record ko siya via OBS. Yun, dito kami. Manonood kami. So, yun guys. Dito lang tayo. Panoogin natin to. So, eto kami. Yung mga matagal na may kakilala kay Rene J, guys. So, pag alam nyo, putang na mukha yun. Okay, so, namumulating nyo. Putang ina, pulang-pula yung mukha ako, guys. Oh my god. Pag nakikita ko yung mukha akong pula, naiiyak ko, naluluha-luha ako eh. So, eto na yung video ni Rene J, guys. Play natin, okay? Kung di nyo alam, wala dito si Rene J sa bootcamp. Yung main reason is that naiiya siya. Naiiya siya sa amin. Sobrang hiyang-hiya siya sa amin. Na hindi niya alam kung saan niya daw ilulugag yung sarili niya. Naiiya siya, ipakita yung pagmumukha niya daw dito. Sabi niya ganun. Pero kami naiintindihan namin, alam niyo yun, naiintindihan namin si Rene J. Mas lang na, yun, si Van, lagi nakakausap ni Van, ni Tira, ni Jape. Lagi namin kinakamusta si Rene J, guys, to be honest. Daily namin, oh, mustaan na, ganyan-ganyan. Kasi ayaw namin na, alam niyo yun, na mapalayo siya. So, gusto namin na ipakita sa kanyang dito kami. At ayaw niya ipakita dito, ayaw niya mapag-usapan yung mga bagay na gaganap, mas lalo na sa ngayon. Sinabi niya din sa akin, noon pa, bago pa yung, ano yung, ay niya sa akin, boss, Lord, sa iyong pag-usapan talaga. Siguro maraming tatanong dyan kung bakit wala ako sa bootcamp, sa nag-iirap na to, hindi ako naglaro. Alam ko guys na mahirap sa amin yun. Mila boss, Lord, please. Alatang puyat siya dito guys, kasi pero, yung boss niya eh. Sa awan ng no? Boss kayo na nanalo ko na sa ano. Parang nahirap siya magsalita. SGD guys, sa hotel na nanalo kami. Kung zero kami, sobrang hindi talaga sa amin guys. Kahit mahirap ang communication, kahit online lang, kahit alam ko mahirap sa amin lang, nawala ako doon sa tabi nila. Iyon mo, nalalo kami. Tapos sa may aura naman, guys. Sa aura naman, guys. Sorry na talo kami kasi, guys. May mga video kasi at mga video na sinin sa akin sa IG, Messenger. Saan niya sa IG, pati Messenger. Nandun sa akin guys, in-spam sa akin yun. Like, akin din. Pati sa page ko. Kahapon ng umaga ko lang. I mean, kahapon ng umaga, around 11 a.m. may nag-send sa akin. Nananahimik na kami dito. Alam mo yun, parang ayaw na namin ng kahit ano. Siyempre nung nakita ako yun, parang
Galit ako kay Basic, guys. Yung in-name drop ko na, nagagalit na galit ako kay Basic. Real talk lang. Galit na galit ako kay Basic. Okay, kayo, ano? Pwede naman na yung host. Pwede, hindi tayo pwede manakit. Pero, guys, ako nagsabi sa inyo. Kami nga, ganito naramdaman namin, hindi kami sa Lentian. Oo, ganito, ganito yung naramdaman na galit na galit kami kay Basic, guys. Super galit namin kay Basic. Nakita ako to. Di nyo lang alam, guys, gano'n. Sipin nyo sa amin, galit na galit kami. Ang sakit! Nasaktan ako kay Isam. Saktan ako. Siyempre para kay Renny J. Masaktan ako. Saan lang dalawa? Ikaw, ano nga yung masahin doon saan? Oo, oh, kaya mag-solid pa rin ni Renny J kasi... Oo, oh, meron. Kumbaga, ayaw niya pa rin na... Hindi ko pa napanood eh. No? Yes, yes. Panorin mo na. Oh guys, yun nga. Bring back the topic, guys. Si Renny J, guys. Ito yung batang napakasipag. Okay? Guys, kung di nyo lang alam, ulitin ko ulit. Character lang ni Renny J yung pagiging mayabang sa screen. Pero pag nakasama niya yan, guys. Ito ah, kay Yahweh, kay H2, tapos kay Renny J. Sa tatlong yun, ang pinakamadaling isocialize, kausapin ng fans, si Renny J. Siya mismo lumalapit. Ganon ka socialize si Renny J. Walang barrier sa kanya, hindi ka fan sa kanya. Okay? Sa kasi ano eh, based on experience, bago kami magkakilala, hindi ako yung nagpakilala sa kanya, siya mismo yung nag-approach. Oo, lumapit. Ganon katindi kay si Renny J. Si H2, si H2 kumakapa, pati si Yahweh. Mahihayin. Kumakapa. Pero si Renny J, guys, napaka-socialize na bata, napaka-bait. I mean, kung pwede nyo lang makausap sa personal, napaka-mature mag-isip. Napaka-sipag, hardworking. Kahit anong project na ibigay ko, inaako niyan, tinatapos niyan. Mang-lasing bata, man. Napaka, ano niya mag-isip, para sabi niya. Lagi niya sabi sa akin, Boss Dog, sabi ko sa kanya, Ton, pahinga ka naman. Hindi, Boss Dog, hindi ako magpapahinga. Binigay ito sa akin ng Diyos, ayoko naman mawala. Alam mo yun, opportunity na to. Para sa family niya. Oo, para sa Isam. Ng kilos niya, trabaho. Oo, hindi. Bread-inisip niya, para kay Isam, tsaka sa family niya. Tsaka breadwinner siya, breadwinner. Ayaw naman mag-skiss na nasabihin niya, naglalailan na ako kung bakit ganun laro mo. Talaga nung time niya, guys, hindi talaga makapag-focus talaga. Nung time niya, talaga kasi mag-skiss sa akin. Sa IG. At sino naman? Sa ko sa kanya unang sinend yun eh. Sa kanya unang sinend yun, Tol. Feeling ko ah. Sa pati message niya, pati sa message niya. Parang ano lang, guys. Nakaka-disappoint na mali lang na ganun. Na ganun ang mga nangyari. Kasi ako yun. Kasi ako ang talaga is seryoso. Guys, may sulat sa comment kung ilan yung sinabi niyang guys. Nakakami din siya eh, no? Alam niyo yun. Change natin yung audience konti. No? Pag nabilang niyo ilan guys, medyo kayo ng ano, plastic. Nasaktan lang ako sa part na lang. Hindi, ano ba ba? Hindi ko alam kung binigay ko ang best friend, pero binigay ko na para saan binigay ko best friend. Siguro ano, ganun talaga guys. Ang hirap, guys, totoo lang, nung past few weeks, tsaka few days, may balak pa talaga ako may pagbalik sa akin. Inaamin ko yun. Ayun guys, masabi din yung signer ni Jay. Sinabi ko sa kanya, Jay, kung ano yung decision mo, Jay, susuportahan kita. Kung gusto mo pagbalikan sa kanya, man, go. Kasi kung dun ka sasaya, dun din kami sasaya para sa'yo. Kung masaya ka, masaya kami para sa'yo. Hindi ka na, sabi ko yun sa kanya. Sabi ko, 100% susuportahan kita sa decision mo. Sabi ko sa kanya yun, guys. And alam naman yun ni Rene Jay, nag-uusap kami. Sinabi niya yun sa akin, guys. At that time, ano, nag-open up na siya sa akin. And sabi niya sa akin, tatanggapin niya lang lahat. Tapos parang
gusto niya magpatawad na lang din, sabay reset. Ayun yung sabi sa akin, gusto niya mag-reset muna ulit, balik sa simula. Tapos na-try ulit nilang mag-work yung relationship nila, kaya gusto niya may pagbalikan. Oo, kasi ito, ahas tol eh, may ahas eh. Ayun yung sabi niya sa akin. Yung basic. Kasi siyempre, siguro ba magtatanong iba bakit may pagbalikan pa sa kabila na nangyari. Pero ang sagot nga ni Rene, gusto niya mag-reset, gusto niyang pangawakan yung pinagsamahan, tapos balik sa simula, sabay tuloy ulit sa relationship nila. Back to zero lang. Yun lang yung sinabi niya sa akin. Ah, so yung ngayon yung problema eh. Ayun, sa nangyari niya. Sabi ko talaga na gano'n na ibalak ako. Na parang balikan ko siya. Sabi ko sa niya, ano, okay lang yan, baka na mali ka lang ng guide. Baka may mali lang na nag-guide sa'yo. Ganyan, taon pa lang yun, ganyan lang mag-isip. Kaya nga eh. Ibang klase, guys, ibang klase. Bagay sa 17, 16. Ano ba? Halata na sobrang dami. Gusto mo, babalikan kita, pero gusto ko, di, ano nga, muli malapit ka, I love you, sinabi ko sa akin. Oh, ngayon kailang umuwi, H2. Gusto ko lang sana kalimutan yung lahat-lahat ng time na yun. Tapos maging back to zero kami, guys. Simula ulit kayo sa una. Kaya nga, nagsabi ko sa akin. Yun. Kahit may hirap na, kahit, kahit ang dami nangyayari na, pero guys, parang, ayawin ko ba, parang ano na yun. Yung ngayon kasi guys, hindi lang ako kasi. Sa totoo lang guys, ako din putang babaliw ako dyan. Sa posisyon ni Rene James. Hindi lang. Oo, Tom. Nakabaliw yan guys. Alam mo yung point na magbabaliw. Overfatigue yung mukha ni Rene J guys. Palatang overfatigue. Doon muna. Hindi naman kami mag... Ako, family ko, hindi naman kami mag-sacrifice sa kanya para... Alam mo yun guys. Ha? Ibang-iba nga sa kayo ni Jay guys, ako sabi sa inyo, hindi yan yung batang... Sobrang sakit kung kayo nasa position. Kasi minsan kasi talaga, inahalin ko, wala na akong plano sa kanya. Na ganun na... Puro ako ML, puro ako trabaho, puro ako ganito, puro ako ganyan. Pero guys... Hindi mo kasi mas sisi yun, choice of life yun eh. Kasama siya sa may... Alam mo yung trabaho ako para sa amin yan. Para sa amin. Yun nga eh. Trabaho para kasi. Para sa pangko, para sa kanya rin. Para sa amin, para. Alam mo yun guys, hindi namin nakatulala. Pagkanda namin. Grabe yung sinabi niya doon. Yung parang ano, ako kasi guys, talaga. Trabaho talaga kasi guys. Hindi siya tayo beginner ng gantong blessings. Ay, alam mo yun. Kahit kumangalit siguro, di ba? Alam mo yung kinagandaan kay Rene J? Yung naging identical ko sa kanya, super hardworking ko, pati siya ganun. Parang, pag nagsasama kami, vibes na vibes kami ni Rene J. Kasi kung ano yung pagkadating ko sa pagtrabaho, focus lang talaga ako dun. To siya din ganun. Nakikita naman nila yun eh. Ganun ka-grind si Rene J, man. Kung paano mag-grind, ganun din mag-grind si Rene J. So, first hand, that kami na nakikita naman namin na talagang hardworking si Rene J. Panood mo na to? Ako hindi pa napapanood eh. Yung iba niya, gusto niya maging katulad ko, katulad namin. Alam niyo guys, but mahirap maging katulad namin, pero masaya. Kasi ano, gusto ko lang maging on guys, pero gusto ko siyang patawarin. Gusto ko maging on guys. Gusto siyang patawarin and move on niya. Ayaw nang ano, kasi may pinagsamahan kami. May pinagsamahan kami yan. Masakit lang talaga sa akin na alam niya guys, siyempre. Parang seryoso ako, seryoso. Ano nangyayon naman yung sumi? Seryoso ako. Talagang kasama siya sa plan, sa mga plan ko, kasama siya sa plan ko. Sa buhay ko, kasama siya sa mga, alam niya guys, kasama siya sa future ko. Kasi ko siya sinasama sa mga pangarap ko. Habang sa'yo niya. Sana ikaw na yun, no? Na first lesson, siguro marami talaga din ako maligas kasi siyempre wala pa naman ako experience sa mga girlfriend gano'n, pero marami naman akong mga kapatid at mga pinsan dito na nag-guide sa akin about sa gano'n. Matatagal mga pinsan gano'n, ako maging mature mga bagay. Kaya siguro gano'n yung mindset ko, 17 years old ako, pero yung mindset ko talaga gano'n. Family first, tapos hindi ko kaya panuwagin.
trabaho. Sa akin, guys, pinag-send na sa akin nung kumalat, nung sa akin nung una pa TikTok video. Ang sinend sa akin TikTok video. Tapos nung nag-post ako doon na lumabas yung mga ano-ano. Oh man, ako guys, kasi what a coincidence, pinanood ko pa yung vlog ni Basic noon eh. Yung Q&A niya, nung gabi, pagkagising ko, panood ko yun, galit na galit ako. Parang tinataihan tayo ni Basic sa ulo eh, no? Oh guys. Ginagawa kaming bata. Ginagawa akong 10 years old. I mean, nakakawa both sides guys, kay Renny J pati kay Sam eh. Huwag sabi sa inyo. Nakapanibago si Renny J kasi hindi namin siya ganun nakilala. Oh. Parang nakita natin siya, sobrang sentao, tapos ngayon bila na. Oh, lantado na po. Ano mo yun? Natumanta dito, hindi sanay kay Renny J na ganun siya. Oo. Guys, ako sasabihin ko sa inyo guys ha, lahat ng balita, ako yung pinakahuling nakakalam. Oh my God. Ako yung pinakahuling nakakalam sa bawat balita. Ako nagsabi sa inyo. Hirang ano yun, social media. Oh, so, guys, talagang di na ako nagbubukas ngayon na social. Ang binubuksan ko na lang is Gmail ko. Gmail ko palagi. Tumitingin ako na sponsorship. Gmail, trabaho, Messenger. Kachat ko palagi next play, RR. Laging update doon. I mean, di ko na kailangan kasi tumingin social media. Kasi andito na yung mga, ano yung best friends ko. Dito na sila. Dito na kami yung team. Ano yun? Totoo titingin, may kapwede naman kami magsaya dito. Ayoko na guys, talaga natotoxican na ako social media. Pati ako guys, naglilay low na ako social media. Pagang di na ako masyado tumitingin, promise. Bubuksan ko lang Facebook ko pag magla-live na ako. Manonood ako ng TikTok habang tumatae lang. IG ko, habang tumatae din. Di na, tulayo ko na. Ang toxic kasi. Alam mo yun? Ang toxic, guys. Issue. Oh my God. Pero yeah, guys, that is it. Pagdasal natin si Renny J na malalagpasan niya to. Okay, stay strong lang. From both sides, syempre, guys, pati kay Renny J, guys. Stay strong. Lalagpasan niya yan. Kay Basic, man. Abangan ko yung vlog mo, tol. Abangan ko talaga, ayun na, abangan ko. Ano kaya sasabihin mo dito? Sa mga gabi, di ka katapin.